Magandang-magandang umaga lang po sa inyong lahat mga katubi. At ngayong araw na to ay i-share ko nga sa inyo kung paano po tayo makakakuha ng libre at legal na background music para sa ating mga videos sa YouTube. Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong ipaliwanag kung bakit kailangan natin ng no copyright na video or ng background music para sa ating mga videos sa YouTube, okay? So, pupunta muna tayo sa Google para ma-explain ko po sa inyo ng mabuti, okay? Okay, nandito po tayo sa aking YouTube studio. Nasa loob po tayo ng aking account at ipapakita ko po sa inyo kung bakit kailangan natin na yung mga background music sa ating videos ay dapat no copyrighted, okay? Hindi po siya copyrighted. Okay, ito, sa nakita nyo po ay lahat po, halos ng aking mga videos ay naka-green. Okay, naka-green dollar, ibig sabihin po ay yung advertisement dyan ay naka-on, ibig sabihin ay kumikita po ako sa mga video ito, okay? Except dito, okay, sa mga yung mga yellow po, ibig sabihin wala po yan siyang advertisement or hindi po ako kumikita dyan. So, ibig sabihin demonetized po yan. Itong dalawa po sa nakikita nyo ay ito po ay tungkol sa giyera at ito naman ay tungkol sa COVID-19. Lahat po ng topic na tungkol sa giyera, tungkol sa mga baha, tungkol sa mga tinatawag nilang sensitive events ay hindi po yun lalagyan ng advertisement ni Google. Okay? So sa nakikita nyo, yung dalawang ito ay talagang kumbaga ay appropriate po talaga na may yellow sila kasi sensitive events po ito na tinatawag. Pero itong isang video po, okay? Itong video po ay yung A Visit to Limpapa Bridge, okay? Buksan po natin 'yan. Okay, yan po ang title niya, A Visit to Limpapa Bridge. Pero sa nakikita niyo po, itong video nito, although hindi po siya sensitive events, okay? Hindi siya sensitive events tulad ng dalawang nauna, tulad nitong dalawa ay naka-yellow po ang kanyang status. Nakikita niyo naka-yellow po 'yan, ibig sabihin hindi po ako kumikita diyan. So, natandaan ko po na ang videong ito, itong videong po ito ay nilagyan ko ng background music mula sa NCS, no copyright music. Pero kahit no copyright music po ang nilagay ko dito ay kumbaga na-detect pa rin ni YouTube na copyrighted po yung background music na yon. Or ibig sabihin, siguro nagkamali lang or talagang na-detect niya na yung kantang kasi nilagay ko dito ay sikat. Kaya yun po ay ginawa niyang copyrighted. Kumbaga, kaya hindi po ako kumikita dito sa videong ito. Sa nakita niyo po, naka-yellow po siya. Okay? Sa nakita, naka-yellow po ang kanyang advertisement. Ibig sabihin, hindi po ako kumikita dyan nang dahil sa background music. Okay? So, yun po ang dahilan kung bakit kailangan natin na makakuha ng background music na legal or no copyright po or ibig sabihin ay royalty free. So, may dalawang paraan po para makakuha ng legal or no copyrighted videos sa YouTube. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So tulad ng pagkasabi ko mga katubi ay may dalawang paraan po or may dalawang methods para makakakuha tayo ng libre at legal na no copyrighted na background music para sa ating mga videos sa YouTube. Ang isang paraan po ay ang pagpunta natin dun sa YouTube. Okay, pupunta po tayo sa YouTube at i-search natin yung audio library. Audio library. I-search po natin yan. Okay. So dito po sa audio library makikita po natin itong pulang logo na may A. Okay? Itong audio library channel po ay gawa po ito or pagmamay-ari po ito ni YouTube, okay? So nakita niyo po ay Music for Content Creators. Si YouTube po mismo ang nagmamay-ari nito at gusto po ni YouTube na itong mga music po na sa audio library channel, ito po ang gagamitin natin para sa ating mga videos, okay? So para makakuha po tayo ng mga background music ay kailangan natin ng downloader, okay, or ng audio downloader or audio converter na i-convert po natin ang ating kumbaga video dito. Yung video dito ay i-copy natin yung chat niyong kanyang links, okay, i-copy natin yung kanyang links tapos kumbaga ililink i-convert natin 'yan or kunin lang natin yung audio niya, okay? So yun po ang isang step para makakuha tayo ng legal or no copyrighted na music sa para sa ating YouTube channel. Ito pong mga video, yung mga videos po dito o yung mga audio po dito ay mga legal po ito, no copyrighted po ito kasi mismong si YouTube po ang nagmamay-ari dito at pwede po natin itong gamitin ng legal. Okay, walang copyright po yan. At ang pangalawang method po is pagpunta po natin dun sa ating YouTube studio. Okay, kung halimbawa content creator tayo ay mayroon po tayong YouTube studio na tinatawag. Okay, nandito po tayo sa YouTube studio ko. Okay, i-click po lang natin yung audio library dito. Okay, may audio library po dyan. Dito po sa baba ng monetization, may audio library. So, ito po ang kalalabasan pag i-click mo yun. Okay, may makikita po tayong mga music dyan, tapos may mga sound effects din. So, kayo na po ang bahalang pumili kung ano yung magustuhan nyo. So, para ma-play po yung music na gusto nyo ay pwede nyo pong i-play yan. I-preview nyo kung ano yung sound yan. Tapos, kung gusto nyo yung i-download, ay i-click nyo lang po ito. Okay?
Okay, so yun po ang dalawang paraan, ang dalawang methods para makakakuha ng background music sa para sa ating YouTube channel or sa ating mga YouTube videos. Okay? Para nang sa ganun ay ma-monetize po yung ating channel at hindi po siya ma-demonetize or hindi po ma-demonetize ang ating mga videos.